Imposible ang tuluyang pagkawala ng lahat ng uri ng contractualization sa bansa. Yan ay ayon mismo kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Ito'y kahit na isa ang contractualization sa mga ipinangakong wawakasin ni Pangulong Duterte. Narito ang ulat ni Rex Remigio. Sa loob ng tatlong dekaday na natiling kontraktual na construction worker si Arman, hindi niya tunay na pangalan. Siya'y walang kahit anong benepisyo at kumikita lamang ng mas mababa pa sa minimum wage. Pag wala na naman kaming trabaho, mag-aanap na naman. Simulat sa pool ay mariing tinututulan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kontraktualisasyon. Sang-ayon ang mga negosyante at employer sa kontraktualisasyon, tutol naman ang mga makakaliwang grupo. Ngunit kung Department of Labor and Employment ang tatanungin, mukhang imposibleng ipagbawal ng tuluyan ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon. Meron silang point, no? Meron silang punto, pero from the business point and practical point, kasi siyempre you have to allow some form of contractualization. Dagdag ng kalihim ng Dole na si Silvestre Bello, hindi rin talaga maiiwasan ang kontraktualisasyon sa mga seasonal na trabaho tulad ng paggawa ng mga gusali, barko at pagpuproseso ng mga seasonal na prutas. Masaya namang tinanggap ng mga nasa pribadong sektor ang anunsyo ng Dole. Para sa Philippine Association for Legitimate Service Contractors, ang kontraktualisasyon ay iba sa endo na siyang illegal. They perceived contractualization as 555 and endo. Samantalang there is legitimate service contracting. When you say legitimate service contracting, it's allowed in the Philippines. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines, hindi pa rin tapos ang laban. Patuloy ang advokasya nito laban sa kahit anumang uri ng kontraktualisasyon. Ayon sa grupo, kahit na seasonal lamang ang trabaho, nararapat lamang na parehong mga manggagawa pa rin ang kunin ng mga kumpanya. Ito'y dapat direktang tinanggap at hindi mula sa isang manpower agency. So kapag ba nangailangan ulit ng manggagawa, yung employer for a particular season, meron na, yung mga regular workers pa rin yung kukunin, yung mga manggagawa na directly hired by that company. Kung magsara naman ang nasabing kumpanya, dapat bigyan pa rin ito ang mga seasonal na trabahador ng separation pay. Bukas naman ang Dole na muling pag-aralan ang nais ng grupo sa pagkakataong ito'y magpanukala ng batas sa Kongreso. Rex Remigio, CNN Philippines.